Yo, kumusta mga kapatid? Kumusta ang araw ng pag-ibig natin dyan? So, bali ito na yung video natin laban sa mga mech. Yes, gamit itong new plant natin at same pa rin yung diskarte. So, bago mag-start, shoutout sa lahat ng nanonood dito sa akin channel. Sana'y dumami pa kayo. Salamat sa suporta. So, ano pa? Let's go! Okay, so game 1 tayo. Tingnan natin. So, round 1, nagpas kami dyan pareho. Kasi yung card natin sa plant napakaunti lang. So, nilagay natin siya. Kaso, hindi tumira yung ano niya. So, bale, pagka ganyan, ang gagawin yung damage dealer is yung bug. Tapos, yung nakapag-discard pa tayo. Tapos, patay pa natin yung plant niya. So, yan, hindi natin napakinabangan yung carrot hammer, pero okay lang. So, ngayon, dahil 2 energy kayo, tapos, talo pa yung cards ng plant, so hindi na tayo naglagay. So, round 3, patay na rin yung plant natin. So, round 4, meron kang 4 na energy, meron tayong 4 na energy, tapos, pero parang napatay yung ano natin dyan, at well, tingnan natin, okay? Ayun, so hindi naglagay yung beast niya, so napatay natin siya. So, round 5, syempre, wala siyang backdoor, so kahit magpass na kayo dyan, para pagdating na round 6, magkukumbo ka na. So, alam naman natin, 4 cards, bitin yan sa dust. Tapos, sobra-sobra pa yung energy natin. Okay, goods na goods yun. So, disable natin yung head, mouth, tsaka champ. Okay. So, panalo na tayo dito sa round 7. Okay, punta naman tayo sa susunod na laban. Tingnan naman natin kung anong ginawa natin yung diskarte, no? So, let's go! Okay, game 2. So, mech tsaka bird ulit. Check natin yung cards. Okay, nagpas siya. Disable natin yung mouth. Round 2, naglagay tayo ng maraming cards sa plant. So, sana merong sana makasurvive siya natin. Okay, bumalik yung dalawang energy, which is good. At nakapag-heal pa tayo dyan. Okay, so sulit na sulit yung card natin doon. Pero hindi pa natin napitas yung plant niya. Kasi yung card ng bug, kaunti lang talaga. Okay, so round 3, pinatay yung plant natin. Nabawasan din yung bug natin dyan. So, hindi na naglagay yung plant niya. So, round 4, 2v2. Pero, pinili niya mag-pass. At, yun, ginamit natin dalawa lang. Nanigurado lang tayo, baka umatake yung bird, diba? So, ganun yung ginawa natin. So, round 5, nag-combo yung bird niya. Nako, nag-last stand. So, dito, kinuburin natin yung mech niya. So, napunta kami sa 1v1 situation ngayon. Tapos, yun, naisipan niya na mag-pass. So, tayo, nasakto lang natin yung energy. So, punta naman tayo sa next game. Let's go! Okay, game 3, lumaban ka naman ng patas, ang pangalan niya. Tingnan natin, check natin yung cards natin dyan. So, pag may mga bird, tsaka blackmail, may chance na pwede siya mag-backdoor. So, nag-pass tayo doon kasi i-check natin yung galaw niya. So, ngayon, hindi siya nag-backdoor. So, gumamit siya ng isa sa bird, isa sa beast. At tayo, nag-discard lang tayo dyan. Okay. So, nabawasan din natin ng kaunti yung plant niya. Kaso, patay na yung plant natin dyan. So, nalagay tayo sa pangat na sitwasyon. Ito yung dapat natin iwasan. So, ang ginawa natin dyan, okay, nagpas tayo. So, nagpas tayo dyan. So, dito, syempre, kaunti na lang yung HP ng bug. So, hindi na yan gagamit ng madaming energy. So, naloko natin siya doon, nakaisa tayo, at napunit natin yung plant niya. So, round 5, hindi na ako naglagay. So, nag-combo na lang ako para mapatay yung mech niya. So, dalawang headshot, isang hotbat,
tapos buying dagger. So na, siya na rin yung 2v1, so nag-surrender siya. Panalo na sana siya, pero yun, wala. So punta naman tayo sa next game. Okay, game 4. Tingnan natin. So bali, ito yung epekto ng ano natin, yung mga mali natin, yung pag-review ng mga maling decision natin. So kahit pa paano eh, nakapag-adjust tayo. Pero may mga epic build pa rin, pero at least umat yung MMR natin. So round 2, kumumbo yung bird niya, may natirang kaunti. Ayun, napahamak yung bird niya. So nagtira ako ng isang energy dyan, ay dalawang energy dahil wala naman siyang nakaw. Tapos mamaya hindi niya na magamit yung prickly at hindi siya makakapag-heal. Kasi hinihintay natin yung card ng bug. Yun. So siya ang gagamitin natin para malakas yung damage natin sa plant niya. Good. Okay. Tapos nag-hotbot siya doon. Nagtira siya ng isang energy. Ngayon nag-sort na siya sa card dahil marami tayong na-disable kanina. So round 6, 2v1. Nag-pass na ako dyan para yung ikot ng baray sa dusk na lang. Okay, so round 7, 3 energy siya. Marami tayong energy. Kinumbo na natin siya ng pamatayang combo. So dalawang headshot, isang champ. So doon natapos yung laban. Okay, next. Okay, game 5. Check natin. So ganyan, medyo maganda naman yung cards ng bug ay ng plant natin. Pero di tayo nagtira ng energy. Ayun. Uy, nag-crit pa. Very good. So wala siyang nanakaw, pero disable yung mouth ng plant natin. So pagka ganyan, nag-pa siya. Sayang hindi nabasag yung shield. So ganyan, pag hindi gumagalaw yung bird, asahan mong pwede talaga siya mag-backdoor. Kaya pinili natin lagyan ng cards yung dusk. Okay, so sobra-sobra pa nga yung nilagay natin doon, pero kahit papaano tamang-tama yung shield natin, pero may natira pang kaunti. So ganyan, hindi na ako gumalaw sa dusk. Tapos nag-preserve siya ng isang energy. So bali, kinakount ko dyan yung energy niya, kaya ganun yung ginawa ko. So round 5, nagkumbo yung mech niya sa plant. Yung patay. Tapos nag-discard tayo. So lugi tayo dyan, pero okay lang. Huwag kayong mag-surrender pagka ganyan. Okay. So diniscard pa natin siya. Sige, patayin mo na yan. Okay, so 1v1. So pag 1v1, lamang yung bug, siyempre dahil sa fish snack. So anesthetic bait. So natagilid pa siya. So round 8, tapos na yung laban. So abali, ang naging problema niya is yung card, dahil marami tayong na-discard. So punta naman sa next game. Okay, kalaban natin ngayon si Paro G. Well, tingnan natin kung Paro G siya. Ito, isa to sa pinakamahirap kalaban, yung little dino na yan. Tsaka may ano pa, spike throw. So mahirap mag-decision. Kaya nagpas tayo doon. Nanakawa tayo ng isa, pero okay lang. So naglagay tayo ng card sa plant. Yun, so nakasurvive siya. Nakapag-deal pa tayo ng damage. So sulit na sulit talaga itong new plant natin. So round 3, ginawa natin dyan. Naglagay pa rin tayo, pero pagkaganon huwag na kayo maglagay talaga. But maswerte lang dahil hindi tayo tinira ng beast. So yun, nakapag-discard pa tayo nun. So round 4, kaunti na lang yung HP ng plant niya. So naglagay tayo ng dalawang carrot, diba? So napaka-effective siya. Bumalik yung energy, libre pa yung kill sa plant. So round 5, syempre ibibigay mo na yung plant, pero nag-start na tayo mag-disable sa reptile niya para next round dalawang ano na lang ang magamit niya. Okay,
So pagka mga reptile plant, ito talagang bagang the best gamitin. So dito pinatagos natin siya. Okay, so nice, nice one. Nag 2 card si Pare Koy. So 2B1 kahit ibigay mo na yung bug. So ganun lang, round 8, mag-start na tayo mag-disable. So mamaya ang magagamit niya na lang yung ano niya, yung arrow niya. Okay. So wala na. Nag-surrender na siya. So bali isang game na lang. Let's go. Okay, so last game tayo. Pangalan niya Halik ni Pia. Well, tingnan natin kung matamis yung Halik ni Pia. Round 1 nagpass siya. Okay, gumamit tayo agad sa bug. So dito pag mayroong mga spectro, asahan mo na yan na round 2, round 3 gagamit na yan ng ano niya, pang backdoor niya. So dyan, hindi na tayo naglagay. Eh hindi, naglagay pa tayo. Okay. Pero pag ganun, huwag na kayo maglagay pag ganun. Nagkataon lang na walang, hindi siya ano, nag-backdoor. Ewan ko ba dyan. Pero round 4, patay na yung plant niya. Round 4, gumamit din siya ng card sa beast. So nag-last stand. Okay, round 5. So round 5, okay naman na yung card sa bag. So ginamit natin. Diyan pag gagamitin niyo yung Disablesaur niyo, check niyo muna yung ano bang magandang card na i-disable sa kanya. So diyan nag-last stand. Isa pa yan. Pero okay lang, at least disable. Pwede din ano, ayusin niyo yung pasunod-sunod pagka ganun, para isipin niyo din pag nag-last stand, ano bang mas worth na unahin na card. Okay. So round 7, nag-pass ulit siya. So round 8, 1B1. So 2 energy lang tayo, kaya ginamit natin yung headshot at headbutt, dalawang bind dagger. Kasi yung isang card niya sa likod, i-draw na lang yon, hindi masyadong kalaki na damage. Kaya yun ang pinili ko, kahit kaunti na lang yung natirang HP natin doon. So dito, ginamit ko dalawang headshot, dalawang bind dagger. So ayun lang guys, sana nagustuhan niyo yung video natin. Huwag niyong kalimutan i-like, mag-subscribe, at kita-kits sa susunod na video. Let's go!